What is up? Total nakaray tayo ng ating chin mount, ating Insta360. Mind as well as pag-usapan na natin ang bagay na advantages and disadvantages pag nakamoto. Siguro magbibigay lang ng tiglima. So simulan muna natin sa advantages. Para sa akin, siguro number one sa advantage ay mas mabilis kang makakapasok. Kasi syempre, pag may mga traffic, tapos malawag naman ng gilid, pwede kang sumingit. Mangyayak, di maaring ipagpalit, nasamahan pa kita hanggang sa huli. Sa number 2 ko naman, tingin ko mas matipid siya sa gas. Kasi yung 500 pesos ko na full tank, naabot siya ng 3 linggo eh. Eh kung ano lang naman, kung sa work, bahay, ang pinupuntahan ko. Unlike doon sa kotse, yung 500, partida, work, bahay lang din talaga yon. Hindi pa sapat. Para sa number 3 natin, madali siya gamitin, lalo na kung magpa-park ka. Napakadaling humanap ng parking. Yun nga lang, may mga establishment nga lang na maarte. At gusto nila sa designated parking lang. Pero kung sa work ko naman, pag puno na yung sa mga motorcycle na parking, okay. Wala naman pa pag-parkingan. Pinapark ko lang sa mga sulok-sulok. Number 4. Siguro ma-enjoy mo yung view na mga pinupuntahan natin. Kasi ramdam mo yung simoy ng hangin na humahamba sa iyong katawan. Yun lang. Number 5. Kung meron kang sasaglitin ng mga lugar, o kaya meron kang bibilihin dyan sa kusaan man, Alphamart, maganda ng mas masarap dalhin tong motor kaysa mag-car. So, para naman sa disadvantage, una, kapag ganito, timo, traffic, tapos maaraw pa, ayun, mainit, mararamdaman mo yung init talaga sa balat mo. Ramdam na ramdam ko ng init. Kaya nag-iinit na rin ang ulo ko. Sunod ay yung usok. Kapit sa'yo yung usok ng mga kotse, lalo na pag traffic. Lalo na kung maulan, kasi yung kulog baga ng panahon. Number 2, siguro less lang yung madadala mong gamit. Yung kasya lang sa U-Box. Unless meron kang ganyan, yung mga GV box, kaya kayo na sa Grab, meron kang ganyang box. Di madami kang madadalang gamit. Number 3, H, ay konti lang yung masasakay mo. Siyempre, yung isang back ride lang. Isang back rider. Hindi ka pwede magsama ng buong pamilya at delikado. Tsaka, bawal din sa batas. Number 4, mahirap mangulangot. Lalo na pag naka-gloves ka. Tsaka naka-full face ka. Mahirap. Tapos makikita ka pa ng ibang tao. Yun. 5 naman, pinakamatinding disadvantage ay prone sa accidents. Una kasi dahil isang pitik lang sa'yo eh. Ayan, katulad niyan. Kunyari, biglang pumasok yung kotse yun, tapos nandun ako sa gilid. Hindi siya nag-signal. Isang pitik lang sa'kin, talsik ako eh. Yun lang naman yung disadvantage at advantages. Additional lang din pala sa advantages ay kung uutot ka, yun. Kasi pag umutot ka sa kotse, amoy ng lahat. Lalo na kung naka-aircon ka. Unlike sa motor, kung umutot ka, wala makakaamoy. Kahit ikaw, hindi mo rin maamoy. Shit, ang baho. Naamoy ko. Yun lang. So, kung na-enjoy nyo itong vlog na ito, itong mini vlog, huwag nyo kalimutan mag-like and subscribe sa aking YouTube channel. At tayo ay papasok na sa ating work. Bye-bye! Oo. Baka makalibrin na next time.